Nagsama na nga si Vicencio at Blessica at humiwalay na ito sa kanyang mga kapatid upang sila ni Blessica ay makabuo ng sariling pamilya. At kung sakaling magkaroon sila ng supling, ito ang kauna-unahang kombinasyon ng angkan ng Dumaporte at Aspindor. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Mag-subscribe po kayo sa channel. Salamat. Sa pagsulong ng araw ay walang kaguluhan ang gumambala sa pamilya, pati sa mag-asawang Aspindor. Aspindor, siyempre sa kultura natin, nagpasakop na rin ng apelyido itong si Blessica kay Vicencio, gaya ng pagpapasakop niya sa kanyang pagkababae, kay Vicencio. Lumipas pa ang panahon at wala namang nagaganap na kaguluhan dahil nga sa wala na ang ibang angkan ng mga Dumaporte na gustong umagaw sa mutya ng Bulalakaw. Ngunit lagi nating tatandaan na sa bawat katapusan ay bagong simula. Kaya naman, iyak, iyak ng bata. Nagkaanak na noon si Vicencio at Blessica, ang kauna-unahang lahi ng dalawang angkan na dati ay may mahigpit na alitan sa isa't isa. Sa henerasyon ng Aspindor at Dumaporte, nagbago ang lahat sa kasaysayan nitong dalawang angkan. Sa henerasyon nila Almiro, Vicencio at Crisanto, nakasama na ngayon si Blessica. Nang isang araw, habang abala noon si Blessica na nagwawalis sa kanilang parang, sila na kasi ang tumira sa dating bahay ng mga magkakapatid at yung dalawa ay nasa lugar ng kanilang tiyuhin. Kaya habang nagwawalis nga ito, bigla na lang umalinsangan ang buong paligid. Tapos ay biglang may nagpakita sa kanya na isang sarangay. Si Lumik. Si Lumik iyon, ang isa sa mga pinuno ng sarangay, kaibigan ng tatlong magkakapatid, at siyang tumulong din noon sa pagtakas ni Vicencio nung ito ay nadukot. Paumanhin, kaibigan ko, pero alaho dito si Vicencio. Nasa bukid po siya, kakaalis lang. Salita ni Blessica agad dito sa sarangay. Paumanhin din sa pagkaabala sa'yo, kaibigan. Pero nandito lamang ako para ipaalam sa iyo na kailangan si Vicencio ng kanyang dalawang kapatid. Sugatan ng mga ito at kasalukuyang isinasalba ang kani-kanilang buhay kasama ang kanilang tiyuhin. Nasa kabundukan sila ngayon na tumatakbo at pakubli-kubli para sa kanilang buhay. Sa sinambit na yun ng sarangay, nabalot agad ng pag-aalala ang mukha ni Blessica. Ha? Sina Kuya Almiro? Pati si Crisanto? Papanong? Hayaan mo akong magpaliwanag, kaibigan. Ito ang nangyari sa lugar naming mga sarangay at ng ibang mga Aspindor. At dito nga ay isinalaysay ng sarangay ang nangyari sa tuktok ng bundok na kung saan nakabalot sa isang dimensyon na ayon pa kay amang natyuhin nung tatlo na kailanman ay hindi yun mapapasok ni numan. At eto nga ang nangyari. Bumalik tayo sa nakaraan ng mga ilang oras nung naganap ang pag-atake sa lugar na yun ayon sa sarangay. Madaling araw kasi yun. Ayon dito, lumabas noon si Crisanto sa lugar ng kabundukan na iyon, madaling araw pa lang, gamit ang lawa na nagsisilbing pintuan sa bundong kanilang ginagalawan. Gusto lang sana nitong bumisita sa dating bahay nila, na siya nang ang tahanan ngayon ng kuya niya at ni Blessica. Bibisitahin niya sana ang kanyang pamangkin. Sa mga panahon kasi na to, ay mag-iisang taon na ang anak nila Blessica.
hindi naman nun sumama ang Kuya Almiro nila sa kanya. At sa pagbagtas nga sa daan ni Crisanto noon, mga ilang sandali lang yun, nung nakalabas na siya sa lagusan, nang may naramdaman ito na parabang may sumusunod sa kanya na isa ring nilalang. Nasawari niya ay amoy ng aswang din. Kaya agad na pumalag si Crisanto sa pagsasalita ng: "Kung sino ka man na nilalang, lumabas ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Tumigil ka sa pagkukubli mo sa mga matataas na damong yan." Salita ni Crisanto. Nang gumalaw-galaw na ang isang parte ng mataas na damo, tapos ay may biglang humawi doon na, sa unang tingin pa lang ni Crisanto ay napakalaki ng kamay na yun kung ikukumpara sa normal na kamay ng isang tao. Tapos ay may mga kuko itong matutulis. At paglabas nito sa mataas na damo, napahakbang papatalikod ng konti itong si Crisanto. Dahil sa napakatangkad ng nilalang na yun na matipuno din ang katawan. Tapos ay may mga nakausli itong pangil sa kanyang pipig. At doon ay nagsalita si Crisanto: "Kalibunan? Isang kalibunan? May natitira pa palang lahi ng mga ito." Bulong ni Crisanto sa kanyang sarili. "Kahit hindi ka magsalita, nababanaag sa iyong mga mata at muka ang pagtataka, binata. Oh, tatawagin na lang kitang Crisanto. Yan ang pangalan mo, hindi ba?" "Napakatanyag ko naman pala. Ngayon lang kita nakita. Kilala mo na agad ako." "Sino ba naman ang hindi makakakilala sa tatlong aspindor na anak ng yumaong si Ilprino na siyang pumatay sa aming pinuno at tuluyang pagkalimot sa aming lahi sa kasaysayan ng mga aswang? Matagal na panahon na ang hinintay namin na makaharap kayo, mga aspindor. Mga kiwig na walang kwenta. Pwe! Mga ibong tiririt at mga asong gala." Ikaw, ano ka ba? Isa ka lamang buhayang nag-anyong tao. Aman ang satsat mo. Ang gusto kong malaman ay kung bakit mo ako sinusundan. Ano ang pakay mo sa akin?" "Aba, mahina at ang pakiramdam mo, kiwig. Mali ang tanong mo na kung bakit kita sinusundan. Hindi kita, dahil hindi naman ako mag-isa lang, kundi kami." Sa tugon na yon ng lalaki, biglang may nagsilitawan pang mga kasamahan nito sa matataas na damo at may mga tumatalon pa mula sa puno. Napahakbang ulit itong bunso ng mga aspindor papaatras dahil sa hindi lang nasa 20 ang bilang ng mga yun. Marami, higit pa dun. Kasi kahit pa malakas na kiwig itong si Crisanto, hindi siya mananalo sa bilang na yun. Alanganin na nga siya dun sa isa na malaki. Sa 20 pa kaya mahigit? "Ano? Nagulat ka ba, aspindor? Ang alam ko, ikaw yung aspindor na may lampin pa." Iniisip na nito kung makikipagsabayan ba siya sa mga yun o tatakbo na lang siya papabalik sa lagusan sa lawa. Dahil sa mga ngisi at itsura ng mga nilalang nakaharap niya, alam niyang may pakay ang mga yun na patayin siya. Hindi pa niya alam ang buong kwento, pero mukhang paghihiganti ang nais ng mga yun sa kanyang amang si Ilprino. Pero patay na yun eh. Kaya sila sigurong magkakapatid ang nais na pagbuntunan ng mga ito ng kanilang galit. Nang walang ano-ano ay sumenyas ng tango yung malaking nilalang na kausap niya sa mga kasama nito. Tumango naman ang mga yun. At ang itsura ng mga yun, ang balat nila ay parang may hawig sa tekstura ng kutis ng buwaya.
Tapos ay may mga pangil din ang mga ito na sungki-sungki na matutulis. Kaya naman ang iba doon ay nakausli sa kanilang mga bunganga. At yung mga mata nila ay parang sa mga reptilya na nagpapalit-palit pa ng kulay. Nang dahang-dahang lumapit na ang mga yon kay Crisanto at mukhang hindi siya pakakawalan ng mga ito ng buhay. Walang sali-salita ay hindi na hinintay pa ni Crisanto na makalapit ang mga yon. Nagpalit ito ng anyo bilang isang malaking aso na may pakpak at umangil ito. Sabay atake sa pinakamalapit na kalibunang aswang sa kanya. Agaran naman na umalerto ang iba sa mga yon at pinagtulungan si Crisanto. Pero sa mga oras na yon ay sumasabay si Crisanto sa labanan. Sa mga didikit sa kanya na mga kalibunan, agad niya itong kinakagat o kaya naman ay binabalibag. Pero hirap siyang tuluyang patayin ang mga ito dahil sa hindi pa man niya nagagawang ibao ng mga kuko nito sa mga yun, may umaatake na naman sa kanya. Kung tapang lang sa tapang ang pag-uusapan, hindi umuurong si Crisanto sa mga kalibunan na yun. Kasi kung tutuusin, kaya naman niyang lumipad at takbuhan na lang ang mga yun. Pero pinili niyang labanan ang mga ito. Dugo, dugo laban sa dugo. Sa pag-ilag ni Crisanto sa pagkalmot at pilit na pagdakma sa kanya ng mga iyon, ay siyang agaran naman nitong pagbuelo at pagkalmot. Pero habang abala si Crisanto sa pakikipagbunuan sa mga iyon, biglang may sumulpot sa kanyang muka na isang malakas na sapak na nagmula sa lalaking kausap niya kanina. Na siyang tuluyang nagpatalsik sa kanya sa labanan. At nung babangon pa lang ito mula sa kanyang pagkakatalsik, biglang may kumalmot na naman sa kanya at agaran na naman itong tumumba. At paglingon niya, meron na namang isang sapak na siyang tuluyan nitong ikinahina. Sabay noon ay ang pagkagat na ng isang kalibunan sa kanyang balikat. Pero hindi pa rin natitinag ang tapang ni Crisanto ng mga sandaling iyon. Agad niyang dinakma yung ulo nung kumagat sa kanya at pilit niya yung tinanggal sa pagkakakagat nito. Dahilan naman upang magtamo siya ng mas malalaking sugat sa kanyang balikat. Dahil nakabaon yung pangilun eh, kaya dumaan lahat yun sa balikat niya habang nakabaon. Nang matanggal niya yun, ay agad niyang binalibag ito sa lupa. Pagkatapos ay ibinangon niya at inumpog pa sa puno yung nguso nito. Pero paglingon niya, nag-uunahan pa rin ang mga kalibunan na yun na siya ay patayin. Kaya wala nang pagpipilian si Crisanto ng mga oras na yun. Hindi niya na talaga kakayanin ang mga ito sa dami. Kaya lumipad na ito papaitaas at pinili nitong bumalik sa lagusan sa lawa. Mabilis siyang lumipad noon. Pero yung mga kalibunan sa baba ay tanaw niyang tumatakbo pa rin upang sundan siya sa direksyon na kanyang patutunguhan. At nang marating na nito ang lawa, agad na nag-usal si Vicencio upang pumasok doon. Dahil sa tingin naman niya, kahit pa humabol ang mga kalibunan na yon, ay hindi na siya naabutan. Dahil mas mabilis nga naman ang kanyang paglipad. Pero nung nakalusot na si Crisanto sa lagusan, biglang may lumabas sa isang puno malapit doon at nagsalita ng, "Ah, tama ang hinala natin. Dito pala. Dito ang lagusan patungo sa lugar ng maraming aspindor."
At yun ay walang iba kundi ang inang ng mga dumaporte. Samantala, nakarating na noon si Crisanto sa lugar nila. Sinalubong agad siya ng mga ilan sa mga kalahi nito dahil nanghihina na siya at sugatan. At nang makita ito ng kanyang kuya Almiro, "To, anong nangyari sa'yo?" Salita ni Almiro na nabigla sa pagkakakita niya sa kanyang bunsong kapatid. Nanghihina naman si Crisanto noon at hindi na ito nakasagot agad. Kaya ipinunta agad ni Almiro ang kapatid nito sa kubol ng kanilang tiyo. "Tiyo! Tiyo, si Crisanto! Lentek! Anong nangyari sa iyong bata ka?" Salita naman ng tiyo nila. At nung nailapat na sa isang papag si Crisanto, "Kuya! Kuya! Mga kalibunan ang umatake sa akin." Nang pagkasabi naman yun ni Crisanto, nakarinig sila ng paghiyawan sa labas ng kubol ng kanilang tiyo. "Tiyo, pakitingin si Crisanto. Titignan ko kung ano nangyayari sa labas." "Sige, Almiro. Magmadali ka, iho." Pagkalabas naman ni Almiro, nakita niya ang maraming kalibunan ang pumapaslang sa ibang mga kiwig. Lumapit pa si Almiro sa pinangyayarihan ng kaguluhan. At doon ay natanaw niya ang inang ng mga dumaporte kasama ang isang malaking nilalang na sa tingin niya ay kalibunan nga. Nagngit-ngit sa galit si Almiro at mabilisang nagpalit ito ng anyo ng malaking aso. Agad na sumugod ito sa mga kalibunan na umaatake sa kanilang sityo. At dito na nagsimula ang madugong labanan sa tuktok ng bundok. Mga naglili parang malalaking ibong itim ang nasa himpapawid. Hiyaw, hiyaw naman ang bumabalot sa kalupaan dahil sa isa na itong digmaan ng dalawang angkan ng aswang. Sa bawat pinapakawalan ni Almiro na pagkalmot o pag-atake, ay tumutumba naman ang kanyang mga kalaban. Marami na ang nalalagas sa lahi nila dahil sa pagkawasak ng lagusan. Para bang may ginawang orasyon o pangontra ang inang ng mga dumaporte upang mapasok nila ang lugar na yun. Pagkalmot ni Almiro sa mga kalaban, pagbalibag pa nito. Pero kahit mukhang nananalo pa si Almiro sa ilan sa kanyang mga kalaban, ang kabuuan naman ng nangyayaring kaguluhan kung titignan mo ay nananalo na ang mga kalibunan dahil sa marami ang mga yun. At yung inang ng mga dumaporte ay nasa gilid lang kasama yung isang malaking kalibunan na parabang kampante sila na mananalo sila sa labanang iyon. Ilang sandali pa ng kaguluhan ay may sumigaw kay Almiro ng, "Pamangkin! Pamangkin! Umatras ka na! Ang kapatid mo, nasa alanganing sitwasyon tayo! Isipin mo si Crisanto!" Umatras nga si Almiro dahil nakita niya ang kanyang kapatid na nanghihina. "Mga walang iya kayo! Magbabayad kayo!" Ngit-ngit na galit pa rin ni Almiro habang papaatras na ito. Nawasak na ang pagkakubli ng lugar na yun sa mundong ibabaw. Kaya nagmadali nang tumakas sina amang kasama ang dalawang magkapatid kung saan-saan na lang sila sumuot nun. Nang masipat yun nung malaking kalibunan, sumigaw ito ng, "Yung matanda at yung magkapatid, huwag niyong patatakasin!" Kalunos-lunos ang nangyari sa sityo ng mga aspindor ng mga oras na yun. Pati ang mga kaibigan nilang sarangay ay nagsipulasan.
dahil may inihagis itong inang ng mga dumaporte na pangontra sa mga inkantong yun. Tela yun na itim na may nakabalot dito na mga ugat-ugat ng kung ano-anong halaman. Kaya naman sa paglisan ni Lumik sa lugar, sa pagdaan nito sa ibang dimensyon, dumiretso ang inkantong ito sa dating bahay ng mga Aspindor upang ipaalam ang nangyari kay Vicencio. At sa pag-uusap nga ng dalawa sa bakuran, biglang dumating si Vicencio. Nagtaka pa si Blessica noon kung bakit bumalik agad si Vicencio. Kakaalis nga lang niya kasi papunta sa bukid. Pero nagwika naman si Vicencio ng iba kasi yung pakiramdam ko. Parang kinakabahan ako eh. Parang ramdam kong may nangyayari sa mga kapatid ko. Wika ni Vicencio. At totoo nga ang nararamdaman nito sapagkat sinabi na ng sarangay sa kanya na kasalukuyang tumatakbo ngayon itong dalawa niyang kapatid sa kabundukan kasama si Amang upang iligtas ang kani-kanilang mga sarili, lalong-lalo na ang sugatang si Crisanto. Sa pagkakarinig noon ni Vicencio, halos magwala naman ito sa pagpupuyos ng galit. Sio, pupunta ka ba? Siyempre, Blessica! Pero baka mapahamak ka. Blessica, alangan naman na hayaan ko na lang mamatay ang mga kapatid ko doon, pati si Tio. Alright, whew, ang tindi noon. Pinagpawisan ako doon. Grabe. Abangan ang part 11 ng ikalawang kabanata ng Angkan. Sa manlalakbay na lang tayo mag-shoutout mga kabagis ko. So, salamat sa suportang tunay.